Hi guys, welcome to another Ben Tips. Eto na guys, mag-upload na tayo ng konting tips tsaka guide para hindi na kayo malito sa emblem. Bibigyan ko kayo ng tips, basic tips lang to guys, para sa mga nalilito dyan, sa mga hindi lagi naglalaro ng ML, sa mga tamad magbasa. Yan, yun minsan eh, tamad magbasa kahit madali lang eh. So guys, unahin natin guys sa tank. Dahil tank ako, unahin natin sa tank. Yan. Sa tank, basic lang naman siya guys. Example sila, Cupra, Chew, Minotaur, Tigreal. Ito yung ginagamit ko sa kanya. Tank emblem pa rin yung lalagay natin. Tapos, maglalagay tayo ng movement speed yan. Isa sa malagayan guys, yung movement speed para mabilis kayo makagang. Mabilis kayo makarespo sa kampi nyo pag clash. Isa to sa mahalaga. Tapos, lalagyan nyo lang tong vitality guys. Dalawa kasi to eh. Movement speed tsaka vitality. Yung vitality naman guys, para sa hindi kailangan ng movement speed. Sino yung mga example nun? Si Cupra, lagi lang nasa bush, di ba? Hindi niya na kailangan ng movement speed. Si Minotaur, kailangan niya makunat kasi magdadabog siya sa gitna. So, malaki yung chance na maiwan siya sa clash. Kailangan niya ng HP. Yun yung mga example lang kailangan ng vitality. Ang mindset nyo lang dito sa unang emblem natin, pag ang hero nyo, nagbubush lang or hindi kailangan ng movement speed, mag-vitality na lang kayo. Pag kailangan nyo naman ng movement speed, katulad nila Chew, si Grak, yan, lalagyan nyo tong agility. Tapos dito naman tayo guys, kung tenacity or pull yourself together, yan, pareho kasi siyang maganda. Ang iisipin nyo na lang dito guys, example si Cupra, lagi siyang natalon, hindi naman niya kailangan, hindi niya naman kailangan ng flicker, ang kailangan niya tumagal sa clash kasi may bouncing ball din siya. Pwede na lang kayo mag-tenacity guys. Yung flicker naman ni Cupra, pang TikTok lang lagi yung first kill flicker, LJ, yung ulti flicker, hindi naman niya araw-araw ginagawa yon. Mas gusto niya first kill, huli, tapos pang out lang yung flicker. Kaya ang recommended ko kay Cupra, tenacity, yan. Tsaka kay Minotaur, yun. Yung mga hindi kailangan ng, hindi lagi nag-flicker. Eto naman, guys, maganda yung pull yourself together kay Franco. Tsaka kay Chew, pwede rin to kasi lagi siya nagtitiktok. Yun si Chew yung ano, guys, mas kailangan kesa kay Cupra ng pull yourself together. Ang mindset nyo naman dito, guys, pag di nyo laging nagagamit yung flicker, mag-tenacity kayo. Pag alam nyo kayo lang yung aasahan mag-tank ng damage, mag-tenacity kayo. Pag kailangan niya lagi ng flicker, like Chew, kailangan lagi ng TikTok. Si Franco, kailangan niya lagi na kumagat. Pull yourself together kayo. Then, dito naman sa focusing mark, ay sa dulo guys, dito sa third level. Ang choices niyo dito guys, etong focusing mark, Brave Smite, tsaka Conclusive Blast. Ito, mahalaga to guys, kung nag-arlot tank kayo, or Predrin tank, yung maraming CC guys. Lagi kasi siyang pag naka-deal ka ng skill damage sa enemy, magre-regen ka ng 5%. Eh, mahalaga rin yun. Pero, ang pinaka top 3 ko lang to, ang top 1 ko dito guys, focusing mark. Kasi, bakit focusing mark? Pag prangko ka, example, pag chew ka, may natikto ka. Pag kupura ka, may natikto ka. Diba? May 6% additional damage yung buong team mo, yung kakampi mo. So, ang laki din nun, yung 6% na yun. Tapos, eto naman guys, gagamit nyo yung conclusive blast. Pag yung posper nyo, mahina mag-clear, tapos naka-assassin kayo, di ba? Hindi matutulungan ng tank jungle nyo yung, or jungle nyo, yung phosphor nyo. Kaya isa sa mahalaga yung conclusive blast, pag kailangan ka ng phosphor mo na mag-clear sa mid. Yun. Pero kung di ka naman kailangan mag-clear sa mid, kung hero mo naman, like, Chew, may first kill naman yon, pwede ka mag-ano, conclusive blast na lang yan. Ay, mag-focusing mark na lang. Mag-focusing mark na lang. Kung kailangan ka ng, yun na lang yung mindset nyo guys, pag kailangan ng phosphor mo, so hindi makakatulong yung jungle mo, mag-conclusive blast ka. Pero kung phosphor mo, like Novaria naman, hindi ka kailangan sa mid, mag-focusing mark ka na lang para yung mauhuli mo, pag nag-follow up yung kampi mo, makaka-follow up ng mas masakit. Mas masakit yung damage. Tapos dito naman sa support emblem guys, eto naman yung mga hero na kailangan, dito example yan. Yan, kailangan ng healing effect, cooldown reduction, tsaka movement speed pa rin. Yan, example si Franco, sobrang mahalaga sa kanya yung movement speed na 6%. Yung cooldown na 10% kasi na-nerf si Franco guys eh, pinatagal yung cooldown. Yan, tsaka kay Atlas,
Yan, yun yung mga kailangan ng movement speed tsaka cooldown para mas makaset sila sa movement speed. Then, para laging may set, kailangan nila ng cooldown. Tapos, mahalaga naman to yung healing effect. Kaya mahalaga to yung support emblem pa rin, guys. Kala Florin, SS, yung mga healer natin. Yan, may additional 15% kayo. Pag naman Franco Atlas, guys, yung mga tank na hindi na kailangan na makunat, ang kailangan lang mobility para mas makaset. Tapos, may... Pag naman support kayo, guys, tulad ni Franco Atlas, kailangan nyo ng solid front. Like, kukunin nyo sa XP or jungler para tumangke ng damage. Para okay lang makasupport emblem kayo, hindi naman kayo yung pure tank. Bawi na lang kayo ng cooldown tsaka movement speed. Ang lalagyan nyo naman dito, guys, agility, sure na yan, no contest na yan. Agility na rito. Tapos, pull yourself together, no contest na rin yan. Pull yourself together na kayo. Tapos, focusing mark, no contest na rin. Focusing mark na lang kayo. Pag support kayo, like, Atlas, pag di kayo solid tank, ito lang tatlo yung lagyan nyo, guys. Kaya, mas makakatulong kayo sa team. Yun lang, guys. Next naman natin, guys, kasama natin si Exhort, si King Kong, si Hesu, si Innocent. I-explain naman nila sa inyo yung ibang role, like, Marksman, Core, XP, and Phosphor. Yan, tawagin natin sila. Hello guys, explain naman na si Yesu ang ating Kaldag King. Hello guys. Yan, tulungan mo naman sila kasi ang dami yung tatanong, emblem guide. Pinaka basic sa XP ngayon guys, ito. Kung gusto nyong makunat, ito pwede ito. Vitality. Hindi, ito. Ah, agility. Para basic ang makaigot. Saan tayo dyan? Tank? Oo, tank. Tank na raw tayo guys. Yung mga tank hero guys, yung mga tank hero. Mga Arlot, ganun. Ito, tenacity. Tapos ito, pagbibilihan nyo, conclusive. Oh, etong Brave Smite kasi pag umihit kayo, meron kayo plus HP. Oh, okay din, no? Oo. Oh, ito, ito, ganyan. Bigyan mo naman sila ng ano, top 3 heroes na pwede sa tank. Arlott, Predrin. Quincy. Yura, Predrin, pwede ginagamit. Yura or Lapo. Oh, ganyan. Oh, mga, Lapo, Lapo, Yura. Hindi, fighter si Lapo. Okay. Fred, Arlott. Fred, Arlott. Terisla, tingin mo. Hindi para fighter pa. Hindi, pwede rin Terisla din. Okay, Terisla. Oh, eh, dito naman. Basta mga tank hero. Sa mga fighter naman, kasi... Ang daming fighter. Sino-sino dyan? Sila Yusong? Sila Yusong, Lapo. Ah, Yusong, Lapo. Fighter pa rin sila. Emblem. Oh, fighter emblem. Tapos, bigyan mo sila ng stats sa fighter. Ganun din na ito eh. The best yung ganun eh. Ganun. Ah, yan na yung the best ngayon. The best yan. Eto na rin yung the best ngayon, guys. Pangigot yan, pangigot. Fighter sa XP. Parang basic lang sa XP, no? Basic lang. Ang ano, posporata tsaka jungle, no? Tsaka tank parang mapusisi sa... Basic lang yung logic nyan, ito. Pampabilis tumakbo para makaigot ka, pampakunat, pampasakit. Ay, ito pala yung fighter, pampasakit, ito pampasakit. Easy naman. Pag gusto masakit, fighter, pag gusto makunat, mag-tank emblem, tapos tank. Gayain lang nila yung stats mo. Mm. Ilang maraming salamat, Jesus. Thank you, guys. Ayan, guys, hello. Sa mage naman tayo, guys, kasama natin si Exhort, RSG Exhort. Yan, guys, tuturuan niya kayo at igagay niya kayo anong magandang gamitin pag mage kayo. So, yun, guys, welcome to another 20 tips. Ben tips. Minsan kasi, tips guys, quick tips. Minsan, ginagamit ko itong assassin. Itong custom assassin kasi, saan ba nakalagay yun? Ayun, ito. Punta tayo sa kunyari, Kadita. Ayan, punta tayo Kadita, sa Panan Emblem. Okay, so, may mga times na pinipili ko, itong custom assassin emblem. Kaysa sa mage emblem kasi, meron siyang adaptive penetration, tsaka adaptive attack. So, ayun, yung meaning ng adaptive is, kung anong mas mataas mong, stats, doon ibibigay yun. Kunyari, mas mataas yung magic mo sa physical. E di sa magic ibibigay, vice versa. So, yun. Tapos, yung pinipili ko naman dito sa una is pwedeng adaptive penetration or movement speed. Pero mas recommend ko yung movement speed para mas mabilis makaikot sa mapa. So, pangalawa naman, maganda pa rin itong bargain hunter. Kaso, nagdadalawang isip pa rin ako dito kasi 5% lang yung discount. Mababa. So, itong weapon master, may mga nag-try na ito eh, pero di ko talaga recommend to guys kasi kunwari, lock item ka na sa mage mo. Tapos, usually kasi nasa 600 yung magic power. 5% ng 600, na-compute ko, 30 lang. Di yung baba. So, parang walang kwenta. So, it's either ito bargain hunter, or pwede rin ito pull yourself together pag nakakadita kayo. Para mas maraming petrify, ganun. So, ayun. Tapos, sa last naman, ayun, pinipipilihan ko lang is itong Lethal Ignition or Infurage. Yun, yung dalawang yun lang. Lethal Ignition. Thank you, Sir Exhort. Maraming salamat. Exhort tips, guys. Yan, hello, guys. Ito yung inaabangan nyo sa mga jungler dyan. Kasi pag jungler daw, guys, maraming baby. Tama ba yung King? Hindi. Bukas lang dapat sa Ito. Bigyan mo naman sila ng King Kong tips sa mga... Ano natin dyan? Assassin tsaka tank jungler. Ano muna natin? Tank muna, tank jungler muna. Okay, tank jungler.
pag tank jungle dito kayo sa ano, sa tank emblem. Tank emblem. Yan, tank emblem. Una muna, yung una muna. Ito, ito pinakamaganda sa ano, sa tank. Firmness. Para mas makunat. Para mas makunat. Dito sa pangalawa. Jungle emblem pa din guys sa pangalawa. Jungle emblem season pa rin. Season hunter, no? para hindi mabagal mag-farm tapos masakit pa din sa Lord. Okay. May tanong ako, Junking. Kailangan pa ba ng... Dahil konti na lang yung bigay na yung pampalakas na jungle. Kailangan na ba ulit ng Molten Essence? Kasi sinabi ko sa isang video ko, hindi na kailangan ng Molten Essence ng mga jungler. Eh. Tingin mo? Sa opinion ko, mas maganda may Molten pa din. Kasi napansin ko ngayon sa met sa update ngayon, mas pinabagal mag-farm yung mga okay. Tank jungle. Kaya mas okay may Molten. Okay guys, mas okay na ata or mas tignan pa natin kung balik Molten na ulit yung mga jungle. Kasi... parang napansin ni King Kong, mas bumagal na. Balik Molten na ba or pampakunat pa rin sa early? Yun guys, alamin natin. Dito sa pangatlo guys, ito. Conclusive Blast. Oh, Conclusive Blast na. Mas pang-clear. Kasi HP based din siya eh. Tapos pampabilis din siya mag-farm. Ito, napansin ko lang, baka yung pangalusunod dyan, ito. Ayan guys, yung Brave Smite. Parang okay siya sa mga ano. Skiller. Tulad ni Fredrin. Fredrin, no? Fredrin. Kasi pag maraming CC, mas 5% babalik yung HP nyo. Kayo napipili nyan sa dalawang guys. Conclusive o Brave Smite. Okay. Eh, sa mga assassin naman. Assassin. Yan, assassin. Yung mga gusto ng mga, ano eh. Oh, nawala din. Assassin. Yan, assassin na emblem. Try now. Yan, assassin naman tayo guys. Sa mga malulupit dyan, mga passans. Mga palumpalong mag-assassin. Pani, Ling, Hyalance. Dito muna sa una. Penetration guys, Rapture. Hindi pwedeng mawala yung penetration sa mga nag-assassin. Rapture, okay. Walang kwenta yung movement speed, agility. Rapture pa rin. Sa ngayon, penetration pa din. Okay. Tapos sa pangalawa, Master Assassin. Para sa mga nagsosolo, madali pitasin. Sobrang ganda na ito guys sa mga ano, Hayabusa tsaka Fanny. Itong Master Assassin. Tapos sa pangatlo, Killing Spree pa rin. Yun lang, Killing Spree. Ah, yun lang. Basic lang, no? Basic ang naano lang, may pen pa rin siya. Penetration. Yun lang. Any tips sa jungle ngayon? Wala naman. Yung Molten, huwag nyo kalimutan yung Molten. Molten talaga. Malaki yung ano niya, epekto niya sa pag-farm eh. Okay. Maraming salamat, King Kong. Alright. Hello guys! Kasama naman natin ngayon si Innocent or mas kilala siya sa JD Mac na pangalan. Ito ang marksman ng TNC guys. Tuturuan niya kayo at i-guide sa marksman or sa mga golden natin dyan. Oh. Ano bang bago ngayon sa golden, Sen? Sa marksman? Sa ano kasi sa mga goldling ngayon, pansin ko hindi na sila para-pareho ng setup ng ano ng emblem. Magkakaiba na? Oo. Lalo na sa cloud pati... Yun yung pinakaiba yung cloud eh. Yung cloud. Bigyan mo, ang dami nagtatanong sa cloud ah. Cloud ba una? Pwede mo bigyan sila ng cloud. Tapos mamaya in general mo na yung marksman. Yung cloud na lang kasi ang dami nagtatanong sa cloud eh. Nalilito sila kasi wala na raw avarice. Okay. Kasi sa emblem ngayon, yung attributes na to, ito na yung hindi mo pwede palitan. Alin dyan? Yung healing effect, cooldown reduction, pati movement speed. Fix na na support emblem kay cloud. Hindi. Yung attributes kasi na kinukuha talaga sa cloud yung ano, yung sa region niya. Kasi nga ang gastos niya sa mana. Tapos dahil wala na to dito, tapos pwede mo naman siya kunin sa ibang emblem na ano, dun sa tatlo. Sa ibang emblem na lang tayo pupunta sa MM. Para mas masulit. Mas, may lifesteal, attack speed, adaptive attack. Yeah. Guys, para sa mga hindi nakakalam, adaptive attack. Nakakabulol. Yun guys, ito yung pangalawa sa adaptive. Nakakabulol! De guys, para sa mga hindi nakakalam sa adaptive attack, ano siya guys? Example, mas mataas yung physical attack nyo. Yung 5% mapupunta sa physical attack nyo. Hindi siya hybrid na pag sinabing sa magic, tsaka sa physical, parehong may 5%. Hindi. Ang hybrid adaptive, yun yung dalawa. Pero pag adaptive attack lang, kung ano yung mas mataas, kung mataas yung physical stats nyo, sa physical siya dadagdag ng 5%. Yun siya. Sabi yun ni Exor. Yan, okay. Ginulong mo na nga buko. Tapos, sa cloud naman. Anong stats natin sa cloud yan? Kung sigurong ano, nakasprint sila, pwede na lang sila mag-swift.
swift, pati para sprint. Sa speed. Pero kasi more on fury ngayon, kaya agility. Agility. Para sa movement speed. Okay. Agility daw guys, okay. Aklod. Tapos naman, sa pangalawa, dahil nga wala na yung regen sa support emblem, kukunin natin siya sa life drain. Kasi sobrang gastos talaga ng clutch sa mana. Ah, okay. 3%. Ah, 1.5% pag nakaka minions. Lagi mo naman last hit, di ba? Pag sa kahit assist, pwede na siya ngayon. Ah, oo. Okay, lore assist. Okay, okay. Tapos naman, sa pangatlo, kayo bahala guys kung gusto niyo nito ng quantum charge o kaya killing spree. Anong pinagkaiba na lang nun? Pag ganyan. Sa killing spree, pag nakapatay ka, ayun. Hindi, pag malalambot, killing spree, kasi makakapatay ka. Pag siguro high chance na makakapatay ka talaga sa okay. Mas maganda. Okay. Pero kung micron, sustain lang. Quantum charge. Ka. Quantum charge, pag gusto mo na team or macro play, pag naman alam mong Cloud game or sobrang lakas ng Cloud sa game na yun, lagi ka makakapatay, mas okay killing spree. Okay. In general, Sen, kasi dyan sila Moskov, si Kari, ano naman yung masasuggest mo sa mga marksman dyan? In general natin, na emblem, lahat na marksman, oo, na emblem. Siguro, sa, wait lang. Marksman pa rin? Kung more on attack speed yung mga MM tulad ng Cloud, Kari, Moskov. Cloud, Kari, Moskov. Sa MM sila, ano? Bea. Kasama din si Bea, hindi. Hindi. Cloud, Kari, Moskov, attack speed sa attack dependent speed sila, sa MM na marksman emblem sila. Pag burst na Bea Brody sa assassin. Assassin. Para, kasi more on penetration kailangan nila eh. Okay. Yun lang. Tapos, sa stats ng assassin, anong masasuggest mo sa kanila? Siguro kung mga Bea. Itong, Bea Brody. Pag Bea, mas kailangan niya ng ano, thrill. Matas na physical attack, okay. Kaya sa thrill ka. Tapos, sa pangalawa? Ayan, nalagay lang natin. Okay, thrill. Sa tapos, sa pangalawa naman, weapon master na lang para ano, sakto din siya dun sa ano, sa okay. Thrill. Sa pangatlo? Tapos, sa pangatlo naman, yung Bea kasi di naman kailangan ng weakness finder, kaya killing spree killing na lang. Spree lang. Lang. Ulitin ko lang sa'yo, sabihin mo pag tama, pag attack speed. Meron pa pala. Pag pala ano, yung pareho lang sila halos eh. Yung sa Brody naman, sila bahala kung gusto nila ng adaptive penetration pen. O kaya ng crit. Okay. Sila na bahala. Pag burst zero, Bea Brody, sino pa ba burst? Sen? Bea Brody, Leslie, Assassin Emblem. Bea Brody. Leslie. Oh, Bea Brody, Leslie, mga burst hero, assassin. Pag na attack speed base, yung Claude, Moskov, yun, yung Kari, yung ang bibilis humit, mag-marksman emblem sila. Yun, oh. Tama yun, Innocent. Okay, maraming salamat, Sen. Yun lang, guys. Yung mga suggestion namin, guys, tsaka recommended namin, hindi pa siya 100% na yun na talaga. Marami pa magbabago, guys. Marami pa kaming gusto i-try, marami pa kaming aalamin. Sa ngayon, guys, kasi ang dami nagko-comment na Idol Ben tips naman diyan sa support sa emblem. Kaya gumawa tayo ng video para mas ma-explain namin kung ano naranasan namin dun sa 7 hours na na-try namin yung mga emblem. Ilang yung mga suggestion namin ngayon, guys. 7 hours pa lang namin siya natatry. Shout kay Exert, guys. Sana makatulong sa inyo. Huwag kayong malito. Ang gawin nyo, guys, pag na-try nyo na yung suggestion namin, mag-try din kayo ng sarili nyo. Explore nyo lang, yun yung masarap pag may bagong patch, masarap mag-explore. Huwag kayong matakot matalo sa RG, huwag kayong matakot matalo sa Scream. Ang mas priority nyo, ang objective nyo dapat, ang mindset nyo, gusto kong matuto, tatry ko lahat, kung matalo, okay lang. Yun lang guys, sana makatulong. Shoutout sa lahat ng manonood, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like dito sa YouTube natin, sa Facebook, sa TikTok. Maraming salamat sa suporta guys.